Hi everyone! Welcome to My Goodness. Ang gagawin naman natin ngayon ay hazelnut milk tea at magluluto rin tayo ng praise fries. This is brought to us by inJoy Philippines. Sasamahan niyo ako guys, masarap ito. Ganito yung size ng kanilang tapioca pearl. So this is 1 kilo. And meron ng instructions yan kung paano lutuin. Kung sa bahay lang nyo gagamitin, pwede nyo hatiin sa 2 luto o sa 4 na luto. Pakukuluan lang natin guys yung 1.5 liters of water. Yan yung katumbas na tubig para maluto natin yung ating 250 grams na tapioca pearl. Gagawin nyo lang pag may nakita kayong mga ganito na dikit-dikit, para lang maghiwa-hiwalay. So sa amin, enough na yung 1/4 kilo. Gagawin natin, papakuluan muna natin itong tubig. Pag kumulo na, saka natin ilalagay yung ating tapioca pearl. So kumukulo na yung ating water. Ilalagay na natin yung ating tapioca pearl. Pagkalagay natin guys, huwag natin iiwanan agad. Kailangan haluin. Hintayin natin na lumutang yung mga tapioca pearl. Sa malakas pa rin yung apoy, halu-haluin nyo lang para pati hindi magdikit yung mga pearl. Yan. Then mapapansin nyo yan, uti-uti lulutang. Yan. Kita nyo, naglulutangan na yung pearl. And then, kukulo itong ating water. So, dito nyo lang naman siya babantayan. Hanggang lumutang na lahat ng ating pearl at kumulo yung water. So, kumukulo na yung ating tapioca pearl. Pahinaan na natin. So, dito na tayo magsisimula ng ating countdown na 30 minutes. Okay, guys. So, it's been 30 minutes. So, patayin nyo na yung apoy. Then let it rest for 30 minutes. Okay, balikan natin siya ulit. After 30 minutes, guys, i-drain natin ito sa isang colander at huhugasan natin running water. Ibubuhos ko lang 'yan. Ibabasain ng cold water. Okay na to. Strain lang natin hanggang mawala yung tubig. So next step natin guys, after nating mahugasan yung ating tapioca pearl, gagawa tayo ng sugar mixture. Gagawin naman natin ngayon guys ay yung ilalagay nating sugar syrup dito sa ating tapioca pearl. Now, pag tinikman nyo yan, wala pang lasa. So ang gagawin nyo lang, magbo-boil lang kayo ng sugar and water. Parang gagawa kayo ng arnibal. So ako dito lang ako magbo-boil. Electric yung gagamitin ko. So pwede rin sa stove nyo. Bus ko yung aking half cup water at saka yung half cup brown sugar. So this is for 250 grams of tapioca pearl. Then, ibo-boil ko lang ito hanggang matunaw. So, parang gumagawa lang ng arnibal. Ang difference lang, papakuluan nyo lang ito ng isang beses hanggang makita nyong tunaw na lahat yung sugar. Pwede nyo yung gawin sa stove lang. Okay lang din. Ayan guys. So, kumukulo na. Check natin. So, ayan. Pag kumulo na ng ganyan, patayin nyo na. And pwede na to. Okay. Ayan. So, tinunaw lang natin yung sugar. So, ihahalo lang natin yung ating sugar mixture dito sa ating tapioca pearl. Ilagay nyo na kaagad. Kasi makakatulong to sa pagiging makunat-kunat ng ating tapioca pearl. Mix mo lang. So, sisip-sipin ng ating tapioca pearl yung sugar mixture.
After 15 to 30 minutes na pinalamig mo yung ating tapioca pearl, pwede mo na siyang gamitin. So, gagawa tayo ngayon ng inJoy Hazelnut Milk Tea. We have hazelnut powdered milk drink. So, napakadali lang nito guys gawin. And then, gagamit tayo ng lagayan ng milk tea. Okay. Kung gusto nyong mag-business, ito yung pinakamalaki niyang size. Now, kung sa bahay lang, then pwede naman sa mga glass or cups. Ang una natin i-prepare, cream cheese walling. So, ito yun. Cream cheese powder mix. So, hindi mo na kailangang i-ref. Pag sinabing walling, guys, medyo heavy yun. Ito, ang i-prepare ko is para sa isang baso lang. Okay. Para kung magbe-business kayo or magtitimpla kayo sa bahay, makakagawa kayo kahit isang baso lang. So, that's 1 tablespoon and a half. So, that's 1 and a half. Lalagyan natin ng 1 and a half tablespoons of cold water. So, that's 1 tablespoon and then and a half. So, mas konti yung tubig kapag walling yung gagawin natin. So, dapat heavy yung ating mixture. So, mimix nyo lang ito. Hindi nyo kailangan ng mixer. Mix nyo lang mabuti. Palalaputin natin ito. Or gagawin natin siyang heavy cream. Makagawa lang tayo ng soft peak. So, ayan o. Yan ang kailangan natin sa ating walling. Alright. Then, ganito lang ang gagawin nyo. Pang-de-decor natin siya dun sa gilid. Ating 22 ounce na cup. So, kuha lang kayo. Yan. Ilalagay lang natin ito. Design dun sa lagayan. Yan. Kita nyo. So, lagyan nyo ng window or ng space para makikita pa rin yung nandun sa loob. Yung drinks. Ito na yung ating walling. So, pwede nyo namang ubusin yan dyan, lahat. Pero ako, lalagyan ko rin tong bawa, sa bahay lang naman kayo at wala kayong ganun. You can use any glass. So, ito na guys, yung ating nilagay na walling sa glass. I'm using a double wall glass. So, bago natin i-assemble guys, gawa naman tayo ng cream cheese floater. So, the same measurement, 1.5 tablespoon. Mas dadamihan lang natin yung water. So, this is cold water pa rin gagamitin natin. We'll be using 2.5 tablespoons of cold water. Then, mix lang natin saglit. Okay. Pwede kayong gumamit din lang din ng whisk hanggang sa maging soft peak yung ating cream cheese. O pwede kayong gumamit ng mixer. Okay. So, yan. Check natin. Ayan. So, okay na. That's it. Soft peak lang. Okay, so ito na. Nakaready na yung ating floater. Alright, sabihin lang natin. Then, maglagay na tayo ng
tapioca pearl. So, ang lalagay natin is dapat mga 1/2 cup. So, depende na sa inyo. Yan. Or 120 grams. So, lagyan din natin itong isa. Okay. And then, next, lalagay tayo ng ice. Itong tube ice ang gamit nyo, around 5 ice or 120 grams. Okay, so nalagyan na natin ng ice and magmi-mix na tayo ng ating drinks. So yung hazelnut, yung gagamitin natin, powdered milk drink. Kailangan lang naman natin ay 4 tablespoons of hazelnut. Okay, gamit lang kayo ng kahit anong water bottle, pwede yun. 3 and 4. So, ang gagamitin nating water sa kanya ay room temperature water. So, that's gonna be 1 1/2 cup. Now, yung 1 1/2 cup nyo, kung gusto nyong mas matamis, bawasan nyo lang yung water. Pero sa akin, okay na yung 1 1/2. Saktong-sakto. Yan. O, diba? Madali lang. And then, shake lang natin. So, kung wala kayong shaker, okay lang. Pero kung magbe-business kayo, maganda rin meron kayong shaker or kahit water bottle. Ang bilis niyang i-mix. Okay. Buhos nyo lang. And then, kailangan nyo mag-iwan ng space para dun sa ating floaters. So, maglalagay ako yung matitira, ilagay ko dito. Okay, and then lalagyan natin ng floaters. So, ganito na yung ating hazelnut. Kita nyo, ang ganda, di ba? So, pwede nyo pa siya, guys, i-level up at lagyan ng decor sa ibabaw. So, ako ang naisip ko ay shaved chocolate. So, meron ako nakastock dyan na chocolate bar. Gagamitin ko siya, shave lang, for additional presentation. Chocolate goes well with everything. So, I'm using a peeler. And then this one. So, ang tawag dito ay shaved chocolate. Just a design sa ibabaw. Para mas appetizing tingnan yung milk tea natin. So, that's it. Ito na yung ating milk tea. Lagyan natin ang takip. Ah, diba? So guys, bago kayo magluto ng fries, gawin nyo muna yung dip. Kasi kailangan nyo munang palamigin para mag-thicken yung dip. So, sakto, pagkaluto ng fries, malamig na yung ating dip. Okay, so we have 4 flavors yung inJoy cheese dip powder mix. Merong barbecue powder mix. So, gusto ko to yung chili cheese powder mix. At may wasabi. Yan, favorite ng anak ko. So, this is 250 grams. Now, kung ibibusiness nyo, pwede nyo gawing lahat. Meron namang instructions dito sa packaging niya
kung ilang tubig ang ilalagay nyo. So, we'll be using hot water on this. Pero ang ratio nito, halimbawa, kakainin nyo lang sa bahay, 1:3. So, meaning, kahit anong measuring cups ang gamitin nyo or spoon, isang measure nitong cheese powder mix and then tatlong measure ng hot water. Okay, so 1:3 lagi. Para hindi kayo mahihirapan pag gusto nyong konti lang ang inyong gawing mix, lalo na kung gagamitin nyo ito sa bahay. Yes, I'll be using just 1/8 cup. Yan. Lagay mo lang dyan. Tatlong sukat ng hot water. 1, 2, 3. Let's just mix it. Bango. So this is the cheese flavor. So medyo nagtitiken na. So okay na to. So ilalagay ko siya dito sa ating lagayan ng dip. Yan. Kaya una nyo siyang gagawin para lumalamig at mag-thicken muna. Okay, so this is our cheese. So gagamitin naman natin ngayon ay yung barbecue powder mix. Tikman natin lahat ng flavor, guys. Naamoy ko ang bango. Ang sarap ng amoy niya. Hit na hit ito sa anak ko talaga. Dati na yung naghahanap ng mga dip eh. That's 1/8 cup. Lagay tayo ng water. Diba ang dali-daling gawin, very business friendly talaga yung inJoy. So ito naman yung wasabi. So, ito na yung ating mga dips na prepare na natin. Palamigin lang natin siya. Ayan. Exciting. So, ito yung ating inJoy Praise Fries. Ang ganda ng name niya. With real potato. So, ito ay galing talaga sa potato. Dehydrated nga lang. Para pwede kang mag-stack. This is 500 grams. Imi-mix mo lang ito sa 1 liter of water. Ngayon, kung konti lang yung gusto nyong lutuin, pwede namang 250 grams lang. So, ito guys, nag-measure lang ako ng 250 grams of inJoy Praise Fries. Then, lalagyan mo lang siya ng 1/2 liter or 500 ml of water. So, ito na siya, guys. Yung finorm ko na siya na ball. Mga 5 pieces magagawa nyo. Around 140-150 grams. Yan. Kailangan magdikit lang. Okay na yon. Thank you.
yung 250 grams, ganito karami yung nagagawa. So, that's around 5 servings na. Merong potato fry scatter ang inJoy. Yan, ito siya. Nabibili rin to sa kanila. So, lahat ng gagamitin nyo dun sa business nyo, meron silang. So, ang gagawin nyo lang, guys, lalagay nyo lang yun dyan. Tapos, pa-flat nyo lang para hanggang dun sa may walang space sa gilid. Yan. See? Madali lang. Naku, nakakatuwang gawing business to. Alright, so, mag-start na tayong magluto. Tatakpan ko para mas mabilis uminit. Okay guys, so mainit na. Ayan o. Kinat ko lang. Ayan. Shake it a bit para maghiwa-hiwalay kasi nagdidikit-dikit sila. So, depende na sa inyo kung gaano ka-crispy yung gusto nyo, pero pwede na ito. Yan o. Kasi mabilis lang siyang maluto eh. Kasi makakapaan nyo naman, malutong na. Hindi kagaya ng fresh potato talaga na antagal maluto. At matagal mapa-crispy. And then, lagay lang natin to sa isang paper towel. Drain natin ng oil. Alright, so guys, tapos na natin gawin yung ating hazelnut milk tea. Ito naman yung ating braised fries with 4 dips, which is wasabi, chili cheese, barbecue, and cheese. Wow, diba? Ang bongga-bongga ng ating merienda. So, yung dip, guys, pwede nyo rin ipang-design. So, kagaya nito, I'm going to use yung barbecue. Yan. Kita nyo? Diba, mas appetizing? So, nilagay ko lang siya sa isang container na may mga butas. So, tingnan natin yung fries. Ang hot ng barbecue. Sakto lang yung lasa ng fries. Hindi siya yung maalat. Kaya pwede nyo lagyan ng salt kung gusto nyo lang ng salt. Or, mas masarap yung dip. Try natin yung bawat flavor. Ito yung chili cheese. Sarap yung anghang niya. Let's try yung wasabi. Konti lang. Yung anak ko mahilig sa wasabi. Lasang-lasa yung wasabi. Cheese. Ganda ng color. Sarap din yung cheese. Ito. Ang hap ng barbecue. Mga kakahiligan nila to. Ang sarap naman siya, guys. And yung potatoes kasi niya, real potatoes yung ginamit. Dehydrated lang or tinanggal lang yung water para i-stock mo anytime na gusto mong kumain. Hindi kailangan naka-freezer. Tikman naman natin itong ating hazelnut.
Ang sarap! Ang sarap ng hazelnut. Lasang-lasa ko yung hazelnut flavor natin. Pinagsama na dyan yung tea at saka yung hazelnut flavor. This is good. Hindi na kayo bibili. Anytime na gusto nyong magluto ng fries or ng gumawa ng milk tea, napakadali. Ang sarap ng tapioca pearl. Makunat-kunat, yan yung gustong-gusto natin. So, nakuha natin yung pagkakaluto na hindi ko inakala na magagawa ko before kasi hihirapan talaga ako sa tapioca pearl. Hindi ko alam kung paano siya talaga lutuin. So, meron pala siyang technique para makuha mo yung ganong makunat-kunat. Affordable yung mga products nila. At the same time, BFAD approved at saka FDA approved sila. So, walang pangamba. And this is a good combination, fries and milk tea. And then, samahan nyo pa ng mga binibake nyong products, di ba? 25 to 30 pesos lang ang puhunan nyo that you can sell for 60 to 80 pesos. Kaya malaki ang kitaan sa milk tea. And at the same time, guys, ang inJoy Philippines ay walang franchise fee. Pati yung mga measurements na kailangan nyo, pati costing, pwede nyong makuha sa kanila. Without franchise fee, diba? San ka pa? And lahat ng mga nasa bahay lang, gustong mag-milk tea, ayaw nang umorder sa labas. Nako, go na kayo dito guys kasi affordable. Para malaman nyo kung saan nakakabili ng mga inJoy products, check on the description box just below this video. Meron akong mga links na ilalagay doon. Pwede mong i-stack. Anytime you want, you can whip up milk tea in your house. At sama nyo na ang praise fries. Thank you so much guys for watching this video. Have a great day everyone. Bye!